Mag-inom muna ako kasi pagod ako. Hi guys, good morning. Time check dito sa Lebanon. Ah, kalaka. Sino yun? Time check dito sa Lebanon is 7:30. Ako palang ang gising. And si Mr. umalis na siya kasi may trabaho ngayon. And ako'y naglilinis dito sa balkon namin. Kanina pa pala ako naglilinis ko ngayon. Magbubulong na naman kasi ako palang yung gising. Tignan nyo, 7:30 pa lang. Sobra ang araw, guys. Tirik na tirik. Parang 10 o'clock na. Ako dito sa balkon namin kasi maalikabok. Tinubigan ko, pinaliguan ko. At ito, tanggalin ko na yung mga bell pepper, sabi ni Mister. Kasi yung mga dahon nila naglalagas. Ilagay ko dun sa kabilang bakod. Kasi nga, parang na-overwater ko sila. Ewan ko, naglalagas sila, guys. And then, sabi ni Mr. tanggalin ko kasi mas maganda daw pag mga bulaklak ang ilagay ko dito. I-try ko. So, maglilinis tayo, guys. Samahan nyo ako. Linis. Linis tayo. Ganyan siya guys, oh. Get siya. Ito yung photo. I-train ko. Tulas. Sige na.
Hi guys, nandito ako ngayon sa garden ko, nagdidilig, and then nililinis ko dito. Kanina pa ako dito sa garden after ako naglinis sa balkon. Tinanggal ko na yung kamatis guys, nilinis ko dyan. Ito, tanggalin ko na din yan. Yung mga kamatis noon dito, tinanggal ko na. And ito yung mga bunga na huli. Tapos, yung mga na-harvest ko na bell pepper, kamatis, yan, tinanggal ko na. Bell pepper, cucumber, lalaki, jambu, yan, kamatis, dami nating kamatis, mga nahuhuli nating kamatis, laki oh, kamatis, mag-harvest pa ako ng sitaw, yan, tanggalan ko yung damo. Nasira guys o nasunburn. Kaya kinuha ko na. Ito na yung yellow bell pepper. Oo. Yan. Kamatis ito. Nasira na guys. Kunin na natin. Ito yung mga huling bunga ng kamatis ko. Nasira na nga yung iba eh. Kita nyo? Aray ko. May isa pa dun. May isa pa dito. Malaki siya. Sampalim ko na ito guys. Sana yung nagtatago dito. Yan oh. Ito namang ano ko, nakihati na. Ayan, zucchini. Ilagay na natin dito para may makahinga itong ampalaya natin. Dito natin guys, oh. Kasi nasasagi. Ayan, hindi ko na nagawan ng tawag ito. Hindi ko nagawan ng trellis itong ampalaya ko guys. Wild na siya. Kaya hayaan ko na lang. Hayaan ko na lang na mag-wild sila. Basta agbunga. Tante. Yan yung suki ay yung kalabasa. So ito yung ano ko guys, oh. Bell pepper ko. Ang dami bunga. Thanks God. Tanggalin natin ang mga ito kasi tanan ko ito ng pekchay. Kunin ko ito kasi ipakain ko sa turtle. Uy, tignan niya itong mais guys, oh. Mais na puti. Yung white corn. May bulaklak. Wala namang ano, bunga. Paano to? Tinitignan ko nga kung may bunga. Ay, ito. Ay, may meron. Namumuha siya, oh. Ang tangkad. Let's say, mga 2 meters and a half ito guys. From here. Sa taas, oh. Parang puno na itong mais ko. Nabusog sa fertilizer. Organic kasi yan eh. Ay, iwan ko ba sa mais na yan? At kayaan ko lang yung tubig dyan. Para matubigan yung kamote. Dito na sila sa lupa guys, oh. Nahuhulog na sila guys. Ala, ala, what a blessing. Blessing ito sa akin, itong mga tanim ko. Guys, ito na yung nakuha ko. Sa bahay na lang tayo mag-haul. Mag-haul daw. Mag-pakita kung ano na naman itong nakuha ko sa munting garden ni Mami Laura. Ayan, let's go home. Ah, kasi mabigat yan. Ah,
ko sa inyo yung nakuha kong gulay. Kararating ko lang talaga sa bahay. Ang sakit ng mata ko, guys. Anyway, yan. Kasi pakita ko sa inyo, happy lang ako na ipakita. Kita nyo yung gaspan ko, guys. Yan. Ito yung mga utong tudo. Yan, nakadami din ako, guys. Utong tudo. Ito yung tinatawag nilang pangasinan sa mga Ilocano. Pero sa amin, sa Cagayan Valley, sa lugar namin, sa province namin, tinatawag namin itong utong. Sa Isabela ata is utong tudo. Ganun. Depende. And then, ito yung iba, tinatawag nilang pangasinan beans. Ewan ko lang kung bakit nila tinawag na pangasinan beans. Ay, pasensya, guys. Yung buhok ko. Basta, kung ano yung nakikita nyo, na itsura ni Mami Nora sa bahay. Yun na yun. Huwag nyo na akong sabihin na mukha akong katulong. May nag-comment kasi, mamaya nga, mag-ano nga tayo, guys. Mag-usap nga tayo. May ikukwento ko sa inyo. Sagutin ko yung mga iba nyong, ano, dito na ako nakaupo. Sagutin ko yung mga iba nyong comments. Kasi hindi na nakakain. May nag-comment, sabi niya, ano, mukha daw akong katulong. Ang layo daw ng itsura namin sa asawa ko. Mag-ayos naman daw ako, mag-makeup. Yung damit ko daw, ano, magdamit daw ako ng maganda. Yun ang comment ni ate. Natawa lang ako. Hindi naman ako nagalit, guys. Naalala ko lang ba ngayon? Kasi nga, galing ako sa garden. Alam naman na mag-makeup ako sa garden, guys. Pumunta ako sa garden, mag-makeup ako. Nung wala, natatawa lang ako. Naalala ko lang ba kasi yun nga, may nag-comment. Mga comment na mukha akong katulong. Ang kagandahan, guys, hindi yan nakikita sa panlabas. Dito sa loob, guys. Yun ang, ano, tandaan ng mga, alam nyo. Huwag kayong tumingin sa kagapuhan o kagandahan. Aanin mo ang gwapo o ganda kung ang sama-sama ng ugali. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako sa pinapakita ko sa inyo. Kung sino yung masaya lang sa amin, guys, doon ako nagpapasalamat. Ganun. Yun lang. Masasabi ko, ito na yung nakuha ko. Natawa lang ako kasi mag-makeup daw ako. Paano ako mag-makeup, guys? Kita nyo yung sitwasyon ko. Ano ba? Asawang sabi niya. Let's say, okay, naintindihan ko naman na sa bahay lang mag-makeup. Eh, kahit naman mag-makeup ako, kung yung asawa ko ayaw niya, alangan naman na ipilit ko yung kagustuhan niya na mag... Simple lang, guys. Mas maganda ang simple. Sabi nga ni Mister, ang kagandahan nag-fade, sabi ni Mister. Pero ang appeal, kahit matanda ka na, kung ma-appeal ka, yun ang maganda, sabi ni Mister. Alam nyo, guys, hindi naman masama magpaganda, mag-makeup, ganyan. Pero ilugar naman, nag-makeup naman ako pag lumalabas kami or ano. Kapag andito na ako sa bahay, hindi na ako pwede. Wala. Hindi pwede ako sa ganyan, guys. Pero pag lalabas naman ako doon, ako bongga. Magpaayos, mag-aayos tayo, ganun. Ilugar natin, ganun. Ayun, yun lang masasabi ko. Tara, mag-dinner, ay mag-lunch, ay mag-ano ako. Dami ko na naman satsat dito. Basta happy lang ako sa buhay. Ayan, ito na yung product na ipakita ko sa inyo, ang tanim ko. Yan. Aray ko. Aray, hindi na ako makatay. Hindi ako galit, ha? Hindi ako galit na. Kaya ko lang ginagawa ito mag-YouTube kasi sakit ang ulo ko. Kasi para makatulong ako sa asawa ko. Kasi nga, ayun, di naman niya ako mag-work kahit anong gawin ko, guys. Ayaw na ayaw niya. Sa labas, sinabi niyo noon, mag-work ako kasi malaki na mga anak ko. Hindi ganun, guys. Iba ang mentality ng asawa ko. Ang Arabo. Ayaw niya akong patrabahuin. Sa bahay lang ako. Mga anak ko daw ang trabahuin ko kasi... Ako ang take care daw nila. Ako daw ang magturo sa mga bata kasi wala nga siya lagi. So, sino pa daw ang magtuturo sa kanila? Kung wala, kung magtrabaho ako, guys. Niloko ko nga, swelduhan mo ako, sabi ko. Pero joke lang yun, guys. Joke ko lang sa kanya. Ang hirap kaya ng trabaho ko, sabi ko.
akala nyo, ang housewife mahirap din, guys. Yun lang, walang sweldo. Pero alam nyo, ang sweldo, yung mga anak, yung outcome ng pagpapalaki sa mga anak, yun lang, yun. O, diba? Malaking sweldo yun. Mm. Kasi mababait ang mga anak ko, napalaki ko sila, guys. Thank you! Thanks God sa mga nagko-comment na mga anak ko mababait. Yes. Kasi, yun nga, the way na pagpapalaki ko sa kanila, ay ano, kaya yun ang outcome ng pagiging housewife ko. Yun yung mabigat na trabaho. Mm-mm. So, wag nyong langin-langin ang housewife, guys. Sakit ng ulo ko. Nababaliw na ata ako ngayon. Sakit ng ulo ko. Natatawa lang ako sa mga comment. Nababasa ko. Alam nyo noon, di ba guys, nagkukwento ko sa inyo, umiiyak ako kasi nga di bumatik yung mga pinagsasabi ng iba. Ngayon, tawanan lang. Hmm, sabi nga nila, tawanan sila para mas lalo silang may blood. Hmm, kasi pag ano, alam nilang naiinis ka, asa rin ka nila. Hmm. Kaya ayun, sa totoo, tumatawa ako kasi sa mga comments, sa mga, ano nyo guys, sinasabi. Ayan, magluto ako kasi, ano, sakit na, kain ako. Gutom ako, guys. Mag-itlog ako. Scramble egg. Aray ko, sakit ng ulo ko, guys. Bakit kaya? Dahil siguro sa araw. Hindi ako galit. Happy lang tayo, guys. Happy-happy. Kasi ayoko nang magalit. Hindi na intindi ang pinagsasabi ko. Yung nating mami natin yan, Laguna. Ay, nako! Mm-hmm. Thank you. Ayan, nag-aayos pala siya doon. Ayan. Bye-bye! Sakit ang ulo ko. Kanina pa ako salita ng salita sa gutom na ito. Ayan, mamaya ulit, guys. Scrambled eggs ang breakfast ko at saka bread. Ito, palaman ko. Ito yung white brown bread with cereal. Ayan. Yung mga bata, kumain na sila, guys. Nag-complex sila. At alam nyo, iba na sa garden ako, nag-prepare na lang sila. Marunong na silang mag-prepare ng breakfast nila, guys. Kapag complex, yan, lagyan lang nila ng milk. Kapag naman sandwich, ako pa rin ang gagawa kasi hindi sila marunong. So, may mga bagay talaga na kaya nilang gawin. Meron yung hindi. Nasa ano ako, garden ako. So, nakakain na pala sila. Nag-breakfast na. Hindi na nila ako tinawag. Ganun. May mga bagay pa rin na kailangan ako ng mga anak ko. Meron din yung kaya nilang gawin na hindi na ako tinatawag. Yan, kain tayo. Ako na lang ang hindi kumain dito. So, mamaya ulit, guys. Mga kapitbahay, magandang tanghali. Tanghali na dito sa Lebanon ako. Muusok ang ito yung ulam namin. Ito yung niluto ko. Ayan. Beef na may potato. Ito na yung harvest kong bell pepper. Hinalo ko na. At ito ang pang lunch namin. Ayan, ang mga bata. Nagluto din ako ng rice. Ihanda ko na kasi nagugutom na sila. Time check dito sa Lebanon is 1:45. Gutom na daw sila kaya kainin na natin sila, guys. Luto na ito. Yes. Yan. Give me the other plate. Yes, delicious. Bala, I make before. Chicken. Ay, damay? Ah, whatever, mama. Mm. Give me, parehas lang naman. Can I want a fish sauce? Mm. Yes. Okay, yan naman ito. Yes, oh. Mainit kasi dito sa loob. Ayan, kay Kian ito. Hmm. Si Kian ayaw niya na masyadong maraming sauce. Magkaiba sila ng gusto, guys. Yung isa, gusto niya ng maraming sauce. Si Kian, ayaw niya na kumain na mainit ang pagkain.
mag-aaway kayo. Kahit sino naman ano. Pero yan, lamig-lamig na yung food. Yun ang time na pag ano. Pero mas gusto ko yung mainit. Yan, dito tayo sa labas kasi mainit sa loob. Pakainin natin sila dito sa labas. Yala, kids. Lika na, Kian. What is that? Taba, Atini? Ayaw nyo ng taba. I forgot to tell you to remove fat in your face. Ayan. Kianong, you wash your hands? Yes. Parang konti yung nilagay kong potato kay Kia. Yung taba ito. Yung nila ng taba. Kian! Yala. Kian, you Ayan, kumakain na yung dalawa. You want more potato? I give you potato. Ay, the potato? Yes, potato. I just got you. I you want potato, ate? No, it's not papaya. No, he said like this. No, it's not papaya, habibi. Potato. I told him it's papaya. He said no. I said it's papaya! Meat. Cheyenne, you want potato? Take. Yes. Kain. Kain tayo, guys. Maganda dito sa labas, magpahangin. Yala, kain. Mainit? Init. Mainit. Yala, kainin. Kain. Na, nanghihingi na naman si Skiyo. Wait naman. Bala, I give her. Akalas, but you want? In the morning. Yeah, I give her. Basta may... Sky! Galing, ay galing. Katatapos lang ng mas. Of course. Na malamig. Ay, ano, may AC kasi kaya nilalamig daw siya. Medyo late ngayon ang... It was 20... negative 20 degrees. Ayan. May mas pa, guys. Last mas. So, 6 to 7 yung mas namin. So, bale, matagal yung ano ngayon. 1 hour. Or than 1 hour, right, mommy? No, like 2 hours. 2 hours yung mas na yun. It's been good to be. Mommy, it's been 5 hours. Nilalamig si Kian. Nilagay nila yung aircon. Yan. Let's go home. May papaya, oh. What you want, mommy? Cheyenne. Vanilla. Gusto daw nila kumain ng ice cream. Santay ko. Bibili ng ice cream. Ah, sa supermarket? Ate, supermarket? Yeah. Mom, Fida is best. Close. I guess I got good. The chocolate vanilla. Gusto daw nila kumain ng ice cream. Chocolate. Hey, be careful. Don't run. Ayan, let's go ho. Ay, let's go. Bili tayo ng ice cream nila, guys. Chocolate vanilla. Hi, Dad. Before. Okay. Let's go, kids. Kids, come. Bilang. Guys, kumusta, kumusta? Gising pa si Mami Laura. Time check dito sa Lebanon. Quarter to 11 na ata, oo. Gising pa ako kasi nagpre-prepare ako ng pang-dinner na, ay dinner, dinner. Pang-lunch namin bukas. Hala guys, itong ref namin, nagde-defrost siya. So, kaya minessage ko si Mr. Sabi ko, ito, hindi okay itong ano natin. Sabi ko, yung freezer, hindi siya lumalami. Eh, hindi siya, ano siya guys, hindi siya walang lamig na lumalabas. So, ang pagkaalam ko nasira dahil sa electricity, alam nyo yung on-off na nangyayari. So, sabi ni Mr. nagde-defrost. Galing kami sa church, and then dumating kami, wala, ang daming tubig, nagde-defrost siya guys. So, tinawagan ko si Mr., sabi niya, tanggalin mo yung mga meat, tapos lutuin mo na. Para baka kasi masira. So, nagluluto ako ngayon guys. Lutuin ko yung mga meat na nasa loob. And then, bukas ipatingin namin.
Ano ba yan? Kasi nga yung nangyayari dito sa Lebanon na walang kuryente. And then, after that, pat mamamatay yung ano, yung power. Nasira yung ref namin. So, ayan, nagluluto pa rin ako, guys. Gising pa ako. Mga bata, gising pa rin. So, magluluto ako ng dawod basya. And then, lutuin ko na din yung tawag nito. Yung mga chicken, ganon. Maraming meat, guys. Nabili namin last time sa, ano, sa supermarket. So bukas, magluto. Ito na yung pang-lunch namin, yung dawod basya. And then, yung iba na meat. Yung chicken, ganon. Ilutuin ko kasi sana maayos bukas, guys, para hindi masira. Ano ba yan? Kasi nga yung kuryente dito, guys, nawawala. And then mamaya nagsha-shutdown. Ganun. Kaya ano, sabi ni Mr. tanggalin mo yung mga meat. Kaya ito niluluto ko. Hindi, dapat mag ano na ako. Hindi pa ako naka-shower. Anyway, nag-shower naman ako kanina bago kami punta sa church. Kaya lang, gusto ko mag-shower ulit kasi pinapawisan ako. Ito yung mga kamatis ko, guys. Nagdidilig pala ako. I mean, naglalagay ako ng tubig dun sa, ano ko, sa may tangke ko kasi nawawala ang tubig, guys. Kaya nag-iipon ako ng tubig. Tignan nyo naman, oh. Ito yung mga tomato cherry. So, ang gagawin ko, dawod pa siya. Ito ang request ng mga bata. Kasi nga, di ba, nakabili ako ng kafta last time. So, ayun, nagde-depro siya, guys. Tignan nyo. Pakita ko sa inyo. Diba yan? Ayan, dito kanina puno ng tubig. So, dati, pag open mo yan, may lalabas na, ano, yung parang usok, alam mo, yung lamig. Wala siya, guys, oh. Wala, kaya nagsayang ito. Ipatapon ni Mister yung mga gulay ko. Pero sabi ko wag. Kasi niluto ko yan. Bago ko nilagayan yung mga meat. Lutuin ko na daw. Kasi wala talaga lamig, guys. Oh, nasira. Pero may sound naman siya. Walang lamig. Dati pag open ito, may mga, alam mo, usok na lumalabas. Wala. Dito naman, oh. Ayan, oh. Tumutulo yung ano, nagde-depros. Kaya nilagay ko nga sa, ano, ito yung, ano niya, oh. Wala, guys. Iwan ko, anong nangyari? So, paayos namin bukas. Ayan, gising pa ako. So, magluto tayo, guys. So, gumawa din ako ng yogurt kasi I love ni. So, ayan, magpaalam na ako. Hanggang dito na lang ang aming vlog, guys. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless you all and good night. See you again. Bye, guys. We love you all.